It's a Tuesday morning, everyone. Let's go. Yeah, let's go. Lahi, ano mang kulay, sama-sama sa tagumpay. Kung ulan man o umaga, kahit ang dulo ay di matanaw. Ano mang hirap ng buhay, pag-arap ay tagumpay. Ituloy lang ang sipa, sa tuloy kikislab. Let's go! Tayo tumaloy, tayo sumigaw. Mag-awak, mawak, kayo'y sumayaw. This is our show, this is our time. Magpasikat na, it's showtime! What's up, Batang people and Batang onliners? Hey, 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 hey! Patuloy pa rin ang bagong pasok na linggo. Okay pa ba kayo, guys? Yes, we're good. Hi, good morning, Jay. Hi, good morning. Nakakainis. Okay pa ba kayo ngayong araw? Nako, bagong gising man or baka gitna na kayo ng araw, don't you worry, nandito na ulit kayo. Tayo para magbigay ng kasiyahan sa inyong gloomy na Tuesday. Ako ang inyong Bida Heartthrob, Wise Estabilio. Gloomy! Gloomy! Yes, yes, pero ito man na ulan, samahan nyo kami dito sa ngayong Martes para iatid ang saya mula sa Showtime Stage. Papunta sa aming pinakamamahal na madlang onliners. Ako po si JM De La Serna, ang inyong from on. Yeah. Kaya naman madlang onliners, iparamdam nyo na kasama namin kayo dito dahil kayo ang bida sa Showtime Online U. Ako po si Makim Puerto of the TNT Boys. Yes, ako naman po ngayong Popristine, Maria Montaliano. Kaya naman mga pamilya, kapuso at ka-A to Z, makihangout na sa pinaka-fun na online tambayan sa buong universe. Ito ang Showtime Online U! Join us sa kasiyahan kasama kami Your Soyuz Squad! Oh, may pa-post! Truly! Pero ito man lang, onliners, don't forget to use our official hashtag for today na hashtag Lunchtime with Showtime! Ayan, and don't forget to subscribe to our official social media accounts na It's Showtime na! Yes, at dahil walang tigil ang inyong pagsuporta, isang malupit na shoutout sa inyo! Shoutout! Yes, shoutout syempre sa Showtime Watchers. Ayan, sa kung saan man po kayo nanonood ngayon, sa tablet, sa iPad, sa cellphone, sa kahit anumang gadget man yan. Oo, pati nga ng mga shoutout nito, sabi ni Donna V. Benjamin, hashtag Showtime the best. Oo, di ba? Sino yung mga yan? Parang ang gaganda, ang gagwapo naman nila. Oo, yeah, ang kilala ko sila. Oo, lalo yung mga naka-orange dyan na naka-ano. Si Nikki. Ayaw. Ayaw next. Let's more, go. More. Uy, nakita ko yan. Napanood ko rin. Baby Kills. Tsaka niya ni Argus. Oh, saan siya nanonood, guys? Sa GMA. Oo. Thank you so much. Pero ang cute talaga at ang gagaling ng kids natin. Oo. Nakaka-proud, nakaka-proud. Alam niyo, feeling ko kaya niyong gawing dalawa yan. Behind the scene. At ayun na nga. Behind the scene. Grabe naman. Ano yun? Eto pa, para naman i-recap ang mga naganap kahapon, isang pangmalakasang patikim ang napanood natin mula kay Darren Espanto. Oy, pasilip lang muna yon ha, sa paparating niyang concert on June 1. True. So sa mga hindi pa nakakabili ng tickets, let's go! Yes, sobrang exciting eh. At para na, sa show in Bulilit kahapon, nakuha nga ni Mevice and Quiz Jukes ang 30,000 pesos na ipamimigay naman sa manlang audience. Swerte, di ba? Sobra. Nanood ka na nga, may 5K ka pa! Oy, congratulations! At kahapon naman, guys, ay nasubaybayan natin ang love story ni na Jamie and Kian na nagkakilala sa isang party. Oh. At simula noon, unti-unti nang nag-grow ang pagsasama nila at umabot na rin nga ito sa pag-follow back ni Jamie kay Kian. Yes, at hindi rin naman nagtagal ay naging sila na nga. Silosong jowa daw si Kian pero naging deal breaker na nang malink itong si Jaime sa isang ka-gym or si Jaime. Sino si Jaime? Good morning! Pero because of that, nag-decide na lang din silang tapusin ang relationship nila dahil feeling ni Jamie, walang trust si Kian sa kanya. Pero sa dulo naman, napili ni Kian si Sophie. Napaka-fresh man ang Sophie. Oo, at dahil nga sa naging story nila ay may mga comments po ang ating mga madlang onliners. Sabi ni Cinnamon Roll,
Gusto ko yung kalmado ako sa episode today dahil sa searchers na aircon humor. Pero Jamie, iba ka girl. Nasundo mo din ang pika ko. Hashtag showtime ka best. O, nasundo ang pika. Ano man sabi ni NJK. Pero totoo talaga yon. Sana i-heal niya muna sarili niya sa mga naging trauma niya sa past relationship niya. Kasi in the long run, sa ayaw at sa gusto niya, masasakal niya talaga. Magiging partner niya. Kaya naman medyo ink din yung second question niya kanina. But again, it's a relationship and it goes both ways. If you want it to work, both should compromise. Tama ka sa una. Letter A, compromise. Letter B, compromise. Mag-a-adjust para sa kanya. Yeah, he really should let himself heal first. Oo, kakamotor mo yan, Maki. Yeah, okay. Tama na pala ako nung una. Tama ka nung una. Tama pa din naman yun, yung spelling. Ang galing mo doon. Pero guys, ano bang masasabi ninyo doon? Yung sa second statement natin, second tweet natin, sabi na kailangan i-heal mo muna ang sarili mo bago ka pumasok sa isang relationship. What can you say about that, guys? It's true. Hindi, pero totoo yun. Kasi para hindi naman ang maging unfair naman sa susunod mong magiging ka-relationship, no? Na ano, parang carry mo pa rin yung mga burden sa mga pain na naranasan mo dun sa past mong relationship. Right? Oh, Jem, ikaw. Left. Mo? It's true. Totoo naman yun talaga. Dapat maging ready ka muna maging ready muna ang puso mo bago ka magmahal ulit ng iba. Oh. Para hindi masaktan kung sino man yan. Oh. Yes. More comments sabi ni Chaser 7. Meron mga positive and negative effects kapag magpadala sa mga simpleng tuksu-tuksuhan. Kaya sa mga nasa receiving end, nasa inyo talaga yan pag gusto nyo talagang totohanin ang mga nasa isip ng mga taong nasa paligid mo. Uy, alam mo, totoo yan. Kapag tinuksu-tuksu kayo, pagkatapos tinutuo mo, finil na finil mo talaga na, ay, nga. Diba? Talagang pupunta ka dun eh. Bakit, Maki? Totoo naman. Sinadjusy at yung inspire kasi ako sa'yo talaga. Ikaw naman, Maki, sabi nasa receiving end daw. O kapag tinukso ka, tapos ikaw nasa receiving end, nasa iyo daw ang desisyon. Totoo ba yun? Siguro. Pwede ka sure? Yeah, ako sure eh. Ay, kunyari single si Maki. Single naman talaga si Maki ngayon. Single ako. Single siya ngayon. Ay, ay! Diba? Pero, ayan, last comment natin, guys. And galing kay at Daiti Eve. Ayan, available naman lagi ang trust relationship. Jamie, depende kung katiwa-tiwala si girl and sa kwento nyo kung noong kayo pa, I think may right si Kian na mag-doubt. Oh, totoo yan. Ba't tumatawa ka, Ma? Katay may right. Kasi... wala! Mamaya na yon. Sige. Pero ibalik naman natin ang ating atensyon sa tawag ng tanghalan, The School Showdown. Nagsimula na ating 6 week. Sumalang kahapon sina Kyle Kwan mula sa STI Lipa and Rain Baza. Mula sa System Plus College Foundation. Pero sa dulo, ang nakakuha naman ng pulso ng ating mga hurado ay si Kyle with Kuan, 91.7% nga Kuan. Oh, yes. Oh. At maya-maya lang ay mapanood na natin ang mga bagong sasalang na sina Kathleen Gomez mula sa Philippine Women's College of Davao, Rosel Rojas na mula sa Cavite State University. Let's go! Yes, pero bago yan madlang onliners ay makakasama natin ngayong araw ang isang special natin na bisita. Please welcome Beatriz Mariel! Hello po! Hey, ha! To everyone of the people. Yeah! Wow. Everyone of the people. And bumati ka muna sa ating mga madlang onliners. Let's go! Hello po mga madlang onliners! Magandang hapon. Hapon na po ba? Magandang hapon. Tanghali pa. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Yeah. I'm Beatriz Mariel. Hey, ha! Wow, ang cool lang yan, no? Yes. Bagets na bagets, so no? We're so cool, mga Mariel. Oo, ilang taong ka na, Beatriz Mariel? I'm 18 po. Ay, napaka mag-bless ka. Birthday ko po sa... Kailan isang Mariel lang. Isang Mariel pa. I'm 12, I'm just 12. Okay. Every leap year ka, no? Pero, and kwentuhan mo naman kami yung genre ng music mo na meron ka ngayon. Ano ba yung genre na meron ka, Mariel? So, yung genre po ng... Yes. Yung genre po ng debut single ko is pop R&B and Hiraya is about falling in love with someone na parang surreal, ganun, parang di ka makapaniwala na nag-exist pala tong taong to. Parang, kumbaga parang nasa fairy tale ka. Fairy tale. Ang interesting naman nung pero sa totoong taa naman yun. Next question ko. Hindi ka nandiyan kasi yung nanay yata. Okay. Kaya next question na lang daw tayo. Next question. Kimi na. Pass. Pero syempre, andito ka na sa Showtime Online U. Pwede ba kaming makahingi ng pasample ng Hiraya? O kahit akapela lang. Sure po. Yay! Sure na, sure.
Yes! Pang-recorded yung boses niya. Diba? Ang galing. Ang galing doon. Pero ano nga ba ang ano kwento ng Hiraya na song mo? So, ayun nga po. Inspired ba to sa true events? Tanong po natin sa ride. Oh! Sige. Yung Hiraya po, actually, comes from the famous Hiraya Manowari, which means sana matupad or sana mangyari. And ayun, the song is about, ayun nga po, falling for someone na di ka pakapaniwala na nag-exist tong taong to. But hindi lang naman po dun ma-relate yung Hiraya, of course. Hiraya means hope or sana. So parang it can also be about having someone or something as your inspiration, as your motivation, or as your Hiraya. Pero ito nga, Beatrice, ano ba yung favorite line mo sa kantang Hiraya? Actually, yung favorite line ko po, yung nasa rap, yung sa pinakauna, yung in a world of twilight where dreams and reality meet. Kasi for me, parang ayun po talaga yung nagde-describe dun sa song. Tama, maganda. Yung pala yung mga yon. Pero may mga dream ka ba na maka-collab in the future like Filipino or international artists? Yes po. Ang pinaka-gusto ko pong maka-collab is si Miss Sarah G. Kasi, of course, kumakanta rin po siya and sumasayaw. And, of course, our very own Beanie. Oy! Oh! Very soon. Oo, pero alam mo, speaking of Beanie, parang I believe invited ka to perform sa after party ng Beanie. Invite mo naman ang ating mga madlang onliners. Yes, kita-kits po tayo sa Beanieverse after party on June 29, 11 p.m. sa Greenfield District. And makakasama ko po ang nag-iisang Miss Nika Del Rosario and ang composer po ng Pantropico and my co-artist Angelica Sam. And in for more details, please check Bloom Philippines. Let's go! Uy, very interesting yung story ng Hiraya. Yes. So, madlang onliners, i-invite mo na sila para pakinggan ng buong song. Let's go. Yes, don't forget to stream my song Hiraya out on all digital streaming platforms written by John Michael Conchada and produced by Bojam De Belen. And follow me sa socials ko at Beatrice Mariel without vowels. And follow Flip Music Records for more updates. And yung Hiraya DC ko po out na on TikTok. So go, igiling nyo na po yan. And use the hashtag Hiraya_DC. Yun, wow. May DC din. Oo. Pero alam mo, nabalitaan kasi namin. Ang dami namin nababalitaan, di ba, dito. Pero ikaw ba yung mga songs na kinakanta mo? Ikaw ba may input din doon? Ng mga script na nilalagay mo? Yung sa debut single ko po, it was written po talaga by Sir John Michael Conchada. Okay. Ayun, sa future po, parang gusto ko rin po magsulat. Magsulat-sulat ako. Nice. Explore. Oh, explore. Oh. So, yan, baka ba may gusto kang i-shout out sa yung mga fans na nag-aabang sa'yo? Hello po sa aking family, friends, na napatuloy na sumusuporta sa akin. And thank you so much po sa Flip Music, of course, sa Flip Music fam. Hello po. And sa Padsy fam. Yeah! Once again, thank you so much, Beatrice Mariel! Congratulations! Congratulations! Salamat! Maraming salamat! Ako, madlang onliners, abangan ano nangyayari sa'yo. Abangan po natin ating mga tawag ng tanghalan, The School Showdown Contenders ngayong araw. Kasama natin si Kathleen Gomez from Philippine Women's College of Davao and Russell Rojas from Cavite State University naman. Excited naman. For sure, pang malakasan ulit yan. Uy, shoutout natin yung mga schools natin dati na gusto mag-join ng tanghalan. Oh, guys, kayo. Ayan, ngayon sa Far Eastern University, mga Tamaro, sumali na kayo. Oh, Mariel. Oh, Tamaro kayong dalawa. Meron ba tayo City School for the Arts, University of San Carlos, and University of Cebu. Let's go! Ikaw, JM. And sa University of Mindanao, pang-inter na tawon mo, kabalo kung daghan, kayo mo mga gwapong tingog, yan, sino mo, gwaulaw! Ayan. And of course, sa aking school, Tarlac State University, Tarlac National High School, at saka sa tutor ko dati, hello po, teacher! Ay, sana ako may tutor! Hello, onliners, mag-tweet, mag-comment, react using our official hashtag for today na hashtag Lunchtime with Showtime. Oy, totoo yan. Pero madlang people, magkakaroon po ng auditions para sa pangmalakasang segments ng It's Showtime. Yes, ang tawag ng tanghalan ay para sa singers 14 years old and above. Open ito to all high school, college, postgraduate, and vocational students. Kailangan po ay enrolled kayo to any school or university. Ayan, madlang people, ibahagi na ang inyong istorya sa Especially For You para sa ex-couples. Dapat kayo ay 18 years old and above. Open po ito to all genders. Yes, at para naman maging searchy, dapat kayo ay single, 18 years old and above. Open naman po ito sa all genders. Abangan mamaya ang mga audition na
dates and locations. Yes. Let's go. True yan. Pero guys, Mad Lawa Niners fresh from Showtime stage, sabay-sabay nating bigyan ng malapit na welcome, Kichi Nada! Ayan, invite niyo po sila sa inyong social media accounts at kasi oh, sige, since sold out namin na ang tick na ang naming concert, ano, invite ko na lang kayo na i-follow kami sa Facebook and Instagram kasi malay niyo baka magka-date to kami. Tama. Manifesting. Salamat uli sa mga bumili ng tickets. Woo! Thank you so much for the Thank support. Thank you so much, Miss Kichi Nadal. Yeah. Nanonood ba kayo ng Going Bulilit dati? Hindi ko naabutan yun. Ay, totoo. Ano na bang naabutan mo? Bini na, Bini. Actually, Coco Melon, tapos Miss Rachel na. Wow. Yung man na yun. Kayo ba naabutan nyo dati? Feeling ko mga ano, tawag neto. Once upon a time. Once upon a time. Once upon a time. Once upon a time. Ay, naabutan ni Maki. Eto na nga. Yeah. Tawagin na natin ang ating mga cutie chickadees sa Soyu Daycare. Hello. Yeah. Hey. Going Bulilits. Wow! Pero bago yan lahat, guys, bumati muna kayo sa ating Madlang Onliners in 3, 2, 1, let's go! What's up, Madlang Onliners? Oh, pati nga bumati. Hingal yung isa eh. Dapat kami lang dalawa. Oh, sige nga, bumati kayong dalawa. What's up, Madlang Onliners? Kulang kayo sa energy dalawa. Kulang pa daw. Taraw. Oh. What's up, Madlang Onliners? Ayun. Okay, Ate Mariel, anong gagawin nila today? Ito na nga. Wait lang ha. Recharge lang ako slight. Ito, Madlang Kids. Ang gagawin natin dito ngayon, dito laro, activity lang, tapos ang gagawin ay ang tawag Madlang Joker. Simple lang ito. May teams tayo na magpe-perform ng mga jokes, tapos magre-react lang ang iba dito. Tingnan natin kung pasado ba o wali. So kaming apat, pipili kami ng tig-isang baby. Okay. Si Kelsey at Daddy JM niya. O ito, ako DJ si Imogen. And Mami si Mariel. Akin na si Argus. Okay. Patay mo kay Maki. Ano naman ako, Argus? Patay mo kay Maki. Ayun kay Kuya Maki, ikaw Argus yan. Alam mo kung bakit ka-team kayong dalawa? Parehas kayo naka-green. Green? Yeah. Oh, ayan. At sasakay ka sa motor mamaya. Pero kids, ready na ba kayo? Ready ka na ba? Oy, ready na sila. Kaya naman, guys, pili na tayo ng mga jokes na ituturo natin sa mga kids natin. Okay. Ayan. O anong number sa inyo? Una kayo, JM, ikaw. Ako one. Ay, one okay, sa kanya, one. O. O, bulungan, o. Imogen, ikaw, anong number sa iyo, baby girl? Meron tayong hanggang 9. 5 po. Ay, 5. O, si Argus, anong number sa iyo, Argus? Number 3, ikaw, anong number sa iyo? 4. Okay, number 4. So, ayan, bubulungan na kita, ha. Ito ang joke natin, o. O, practice muna tayo, ha. Ayan. Madlang Onliners, practice muna kami dito. Oh, napabasa mo na ba yan? Wait lang po, 5 minutes. Joke lang. Oh, oy, ready na kami ni Jace. Ready na kami ni Jace. Oh. Ikaw muna, okay. Pare. Oh, paring Jace, ikaw muna. Oh, wait lang, sagit na ikaw, sagit na. Ayan, harap ka sa camera. Oh, let's go, guys. Anong tawag sa isda na hindi nababasa? Ano? Edito yun! Ang galing! Oh, next naman tayo. Sino ang next? Argus? Ako next. Okay, go. Anong tawag sa aso na maliit? Ano? Eddie, kapiraso! Ang galing! Ano? Oh, yung dalawang girls naman natin. Ay, ready na? Imogen muna, si Ate Imogen. Let's muna. Go, Ate Imogen! Go, Ate Imogen! Anong animal ang ginagamit sa tawag ng tanghalan? Ano? Eddie, pagkong! Ang galing! O si baby girl, si Kelsey. Kasi na, trabado ko. Oh.
Go, Kelsey! Ano yan? Go, Kelsey! Okay. Anong tao sa animal na hindi tinatapal ng ani? Baril? Ano daw? Hindi, pating-pating! Ay, ang galing! Alam nyo, ang galing na ninyo, ha? More pa! Oo, more! Ito naman ulit! Anong pipiliin mo? Oh, ito. Anong number sa inyo? Parang number 6 kami. 6 kayo. Kayo, Maki. Anong number? 5. Kami number 5. Kayo. Ito lang po kami. Ay, ano? Kami pala. Two. Kami number 9. Okay, number mauna nine. Na kami. Mauna na kami. Anong tawag sa maliit? Ano na? Small. Okay, Ate Imogen is ready. Let's go. Go, Ate Imogen. Let's go. Anong hayop ang tapos na mag-perform? Ano daw? Eddie Calabaw. Oh, ay! Oh. Oh, Jesse Jace. Anong tawag sa pony mo, Lola? Ulit, Jace. Ulit, sa pa. 3, 2, 1, go. Anong tawag sa pony, Lola? Ano daw? Eddie Motolola. Bagay kay Jace yung Motolola. Ako next. Anong tawag sa maliit na nunal? Ano daw? Eddie Small. Oh, si Kelsey. Kelsey Melcio. Oh, Kelsey. Anong tawag sa fish na walang eyes? Ano daw? Yun pala yun! Ako, kids, alam nyo ang gagaling ninyo. Ready na ba kayo para sa Gawin Bulili? Yeah! Oy, patingin ka ng energy ng ready na. In 3, 2, 1, let's go! Yeah! Gawin Bulili! Oh, sige, ilaban! Gawin Bulili! Gawin Bulili! Gawin Bulili! Kaya mo yan, bebe! Congratulations, kids! Ayan, si Argus kahapon may gusto daw siyang i-promote. O, Argus, i-promote ano mo. Gusto mong i-promote. Ako po, magpa-promote po ako. Manood po kayo High Street. Panoorin niyo po ako doon. Manood po kayo High Street. Palagi po yan. Yay! O kayo, baka may gusto kayong pating... Agot ka, no? Picture teammate! Agot ka, no? Oo, kayo guys, may gusto kayong picture batiin. Teammate! O, Jaycee Cow. O, go Kelsey. Lolo ko po. Oh, Ate Imogen. Shout out po kay Tito Jang. Oh, Ate Imogen, ikaw. Shout out Principal Jayana. You're still tuned in sa programang Puso ang Pag-uusapan sa Tanghalian. This is exclusively, especially for you. Yes, yes. Shoutout muna sa mga nakasubaybay dito sa Showtime. Tuloy-tuloy lang ang pag-tweet using our official hashtag, #LunchtimeWithShowtime. Yes, at kanina nga ay nasubaybayan natin ang love story ni Marian kasama niyang kanyang BFF na si Joanne. At ang chika nga kasi ay itong si Marian ay nagpakamanhid sa pag-ibig. Oh, ito na nga, may isang ex lang itong si Marian at nag-last yan for 12 years. At nagsimula ito noong elementary pa lang sila. True. Eventually ay naging sila pero parang hindi naging maganda ang takbo ng relationship nila. Dahil nakakarami na pala ng pangangaliwa itong si ex. 5 times in 12 years. Uy, oh my goodness. Si BFF Joanne naman ay todo support kay Marian. Pero hindi pa rin mapigilan ni Joanne na mainis kay Marian dahil matigas ang ulo nito. Pero dahil nga sa naging story nila, ang naging comments and tweets ng ating mandlang onliners ay... Ano nga bang some. Sinasabi nila? Yun. Pati nga naman. Ito sabi ni Clueless Puppy M3, nakakainis naman talaga kung bigay ka ng bigay ng advice tapos hindi naman nakikinig. True. May ganun din sa isa, no?
Nakakaumay din naman kasi magbigay ng advice as hindi naman nakikinig yung Yung mga friends mong mga closest friends mo na talagang ano, parang harap-harapan silang inaano ng mga ex nila. Yes. Pero ito kasi yung sabi ni Cinnamon Roll, pag super mahal mo talaga, bulag-bulagan, bingi-bingihan, pipipihan talaga eh. Yes. Bulag-pipi at bingi. Ganda yun ah. O nga, kasi hindi din natin masisisi yung mga taong ganun kasi talagang may hope sila dun sa tao. Kasi ganun din naman talaga tayo eh. Talagang nag-hope tayo na baka this time, magbago na to. Just parang gusto mo, ikaw yung nandun sa tabi niya sa time na nagbago na siya. Oo, oh, parang teleserye. You know? Alam mo, kakanood natin ng Wattpad at teleserye. Kakanood ng Wattpad? Oo, ayun. Ano ba yung mga comments natin dyan? Babasa kasi yun. Bakit kakabasa pala ng Wattpad? Sorry. Sabi ko ni. Regarding kaya na naman. Totoo naman na some people really don't want to be saved. Diba? Ayaw na lang. Parang hanggang dun lang din talaga siguro yung ano nila, pananaw nila sa mga bagay-bagay. Okay. So parang yung baper, parang pwede mo siyang tawagin na pagiging isang masokista, parang pumapaloob siya doon. Ano yung masokista? Parang gustong-gusto mong sinasaktan yung sarili mo. Yeah. You're being a opposite masochist. Opposite siya ng sadista. Sadista. Okay. Pero may meron bang taong ganun? Meron. Parang ini-enjoy nila yung pain. Siguro kasi iniisip nila exciting, parang parang may thrill na nasasaktan ka. Ganun, ba't ka masasaktawa? Ano ba yung mga comment natin dyan? More comments. Ayan. Ito yung sa question kanina eh, kung alin daw yung, anong mas masakit? Yung ang pinili ay kakilala mo or yung hindi mo kakilala? Ito naman mga sagot nila. Sige. Sabi ni Frederick. Yeah, palakol. Mas masakit pag yung pinili ng crush mo ay yung kakilala mo instead of you. Period. Naka-lock tapon susi sa ilog. Oh, hindi mo na pwedeng ano yun, i-alter yun. Ano pero mga... sa inyo ba? Saan ba yung mas masakit, 'di ba? Yung pinagpalit ka sa ano? Yung saan? I mean, pinili yung kakilala mo. Pinili yung kakilala mo or yung hindi. Parang mas masakit para sa akin yung pinili yung kakilala ko kesa yung sa akin. Oh, kasi ito alam ko, ano ba nangyayari dito? Ang sakit mo rin kausap. Parang alam ko kasi na, okay, ito yung ano competition ko. Kung may idea ka na competition mo yun, so kahit nagaan mo galingan, hindi ka mananalo. Right. Alam mo, pero mas masakit kasi hindi mo kakilala, hindi mo alam kung sinong kalaban mo. Pero sa akin, ano, mas masakit yung kakilala mo, yung pinagpalit. Bakit, Maki? Kasi syempre, kilala mo yung ano, kinakalaban. Kilala mo kung sino yung, like, ayun nga. Baka gusto mo sabihin na, alam mo kung ano yung strength ng kakilala mo? Ayun, ng kakilala ko, na parang, masasabi ko sa sarili ko na parang, oo nga, kaya baka siguro pinili yan. Kasi so wala ako yan, hindi ako ganyan. Ay, hindi. Mas masakit pag pinagpalit ka. Sa ex pa na. Sa ex mo pa. May hugot to. Yes, kung pinagpalit ko sa ex mo pa, yun yung masakit. Pero joke lang. Happy for you. Kayo ma, ikaw. Mas masakit talaga yung hindi ka pinili. The end of the day, yun pa din eh. Ayun yun eh. Pero ako din, mag-agree ako sa kakilala mo. Kasi parang, baka maiisip mo na you have, or that person has all the qualities na wala ako. Ano bang meron siya na wala ako? Ganon. Oh, ito. Another sagot, sabi naman ni JM Aguila, for me, mas masakit yung hindi ka pinili ng kakilala mo. Kasi lahat ng struggles mo is na-witness niya. Kumbaga, subok ka na dapat, pero mas pinili pa rin yung hindi niya kakilala, nakikilalanin pa lang niya. Oh. Hopefully, one day, JM, makilala kita. Oy. Ay. Ay, claro. Nag-host pa nga ako. Busy po, busy. Pero guys, eto ha, may question tayo dito. Ano naman ang sasabihin mo sa isang taong wasak ang puso? Kunyari nasa harapan niyo siya. Wasak ang puso. Ano sasabihin niyo sa kanya? Parang sa'yo siya humihingi ng advice, no? Oo. Or kahit siya humihingi ng advice, nakatitig lang siya sa'yo. Ano gusto mong sabihin sa kanya? Ano? Let it hurt till it hurts no more. Mm. Let it hurt until it hurts no more. Ako, ano, feel mo lang. I-feel mo lang yan. And trust mo lang yung mga bagay na hindi mo nakikita. Kasi may mga paparating na mas magandang bagay in the future. So, trust in the Lord sa mga things that you cannot see. Ay, totoo din yun. With the things that you cannot see.
nag-i-internalize si Maki. Nag-iisip. What can sige you say, na, sige na, Maki? Hindi, kasi parang gusto ko lang sabihin na parang huwag mong tatakasan yung nararamdaman mo. Kumbaga, ano mo siya? Pagdaanan mo talaga. Yes, oo nga. Sino may sabi nun, Ma? Similar sa sinabi ni Angelina Jolie. Oh. Go right through it. Sa pain. Oh, sinabi niya rin sa akin yun nung isang araw. Kay Angelina? Nag-text siya sa'yo. Hindi, tumawag siya. Friends pala kay ni Angelina. Ikaw ba, JM? Ano sasabihin mo? Ano ba? Hindi ko din talaga. Kasi hindi ko na-experience yung ganyan. Pero siguro, sabihin ko na lang na kaya mo yan. Andito kami, madami nagmamahal sa'yo. Totoo wow. din yun. Yes. In a sincere way. Maganda, yes. maganda yun. Ikaw. Ako siguro nasabihin ko lang sa kanya, umiyak ka lang hanggang sa mapagod ka kasi yung puso mo kailangan ng pahinga. Iiyak mo lang yan. Ganda. Iiyak mo lang grabe. Siya. Grabe, kaya pala gusto niya last siyang sasagot. Kaya nga, kaya. Diba? Kaya pala tinanong niya yun. Pirinaktis ko yun. Pirinaktis ko yun. Isang ganda ko yun. Oh, ano nga ba? Ito nga, ano ang pulso ng ating mga madlang people? Yeah. Sino nga ba ang pinili nila? Ang bet nila for Marian ay... Si Haji. Si Haji! Nakapangalan ni... Sino na naman? Ha? Kapangalan ni? Eh? Ewan ko sa'yo, Maki. Pero ang napili... Gulong mo sa amin, Maki. Halika muna. Oo, ang gulong ano mo. Ano yun, Maki? Ang napili nitong si Marian ay walang iba kung hindi si... Ayan pala yung napili niya. Sa pulso, si Haji. Si Ayan ang napili niya. Pero alam niya, nabasa ko rin na tweet sa mga madlang people natin. Ano sabi? Na napaka-wholesome at napaka-mature daw ng usapan ng ating especially for you ngayon. So parang one of the episodes na nagustuhan nila. Oo, kasi ang kasama hindi ex-kaibigan. And then, andun kasi yung pag-re-real talk ng kaibigan sa kaibigan mong broken, tapos tutulungan mo siya ngayon na makahanap ng someone para makapag-move on. Yung totoong nangyayari sa friendship, sa loob ng relationship, yung may mga say din talaga yung mga ano mo. We're so thankful sa mga friends na gano'n na, yung very honest, na nararamdaman talaga natin nag-care sila, ano man ang pagdaanan natin without sa buhay. Without judgment. Mm-hmm. May judgment sigurong onte, pero yun yung talagang... deserve mo na talaga. Oh, sundot na sa puso talaga. Real talk. Totoo yan. Yes, and Madlang Onliners, keep on following us for more breakup and love stories dahil we share this especially for you. Madlang Onliners, hanggang June 23 na lang ang Parake ni Edgar musical Burgudoy Stunes Tugudun Stuy. Kaya wag na magdalawang isip pa. Mag-secure na kayo ng seats starting May 30 until June 23. 6 shows per week na sila. Yes, Thursday 8 PM, Friday 8 PM po yan. Sa Saturday naman, 3 p.m., 8 p.m., and Sunday, 3 p.m. and 8 p.m. Just call Catherine Heruta at 09-17872-8586 for more information. Yes! Baka may magawa, gusto and there you have it, Madlang Onliners. Tutok lang sa TNT School Showdown at samahan nyo ulit kami bukas dito sa pinakamabulit ninyong panangalian tambayan sa buong universe. Ito ang Showtime Online! Yo! Thank you, Madlang Onliners! Sampo ang Bato Baro! Thank you, Marielle Sturz and Jamie! Group hugs! What's up, guys? Guys!